Josh! Oy! Buti na padaan ka! Oo nga eh. Balita ko, struggle ko rin sa mga artworks mo ah. Oo nga po eh. Ano pa yung magandang gawin? Magandang gawin mo? Balik ka sa una. Isipin mo kung anong rason mo. Ba't ka nagpipinta? Baka may kulang lang. Kulang? Tayapat nga po. Sarap po talaga. Tay, bakit po ganito? Bakit po hanggang ngayon, ang sarap-sarap pa rin ng lumpia nyo? Walang pinagbago. Sana, ganito rin kaganda yung obra ko. Consistent. May secret ingredient po ba kayong ginagamit, Tay? Siyempre naman. Hindi yan sasarap kung walang secret ingredient. Ano po yun? Secret nga eh. Tatay naman eh, parang di tayo close ah. Pag-ibig. Ang corny nyo naman po. Sa tingin mo, kung wala akong pag-ibig sa paggawa ko, paano ako makagawa ng masarap na lumpia sa kalagayan na ito? Dapat, sa lahat ng bagay na paggawa mo, may pag-ibig mula sa paghahanda ng ingredients sa pagbabalot hanggang sa pagluluto, dapat may pag-ibig. Kung may pag-ibig, mas magiging mahalaga ang paggawa mo. Di mo maisip ang hirap. Padagdag na lang po ulit ng lima, Tay. Salamat po ulit, Tay. Salamat sa Diyos, sa mga nawaiha. Kulang? Pag-ibig? Tama si tatay. Dati, sobrang mahal ko ang pagpipinta. Sobrang naging fulfilling ang bawat guhit ko. Masaya ako at napapahalagahan rin ng iba ang gawa ko. Kahit lahat ng mabuti, kabutihan ang gawin mo. Kahit lahat ng pananampalatayang dapat magawa ay magawa mo na. Eh, hindi sapat yun. Basahin natin ang unang Korinto 13:2. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Mababaliwala lahat ng gagawin mong kabutihan pagka wala kang kasamang pag-ibig.
pag-ibig sa Diyos. Ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo, 22:37, kapatid na Daniel. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Pala, ang pinakadakilang utos, yung pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kahit meron na ako ng lahat ng pananampalataya, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kahit ibigay ko lahat ng tinatangkili ko, pati lahat ng laman ng bulsa mo, ipamigay mo sa kapwa, sa mahihirap, gumawa ka ng kabutihan, kung mawawala yung pag-ibig sa Diyos, mawawala ka ng kabuluhan. Merong tatlong kahilingan ang kaligtasan. Basahin natin ang 13:13 ng unang Korinto. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yun. Ito yan eh. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Walang pananampalataya, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Basahin natin ang 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kung walang pananampalataya, hindi makakalugod sa Diyos. Di kailangan may pananampalataya. Kung walang pag-ibig, mawawalan ng kabuluhan pati pananampalataya. Kailangan may pag-ibig. Kailangan din may pag-asa. Kasi pag may pag-asa, nagpapatuloy ka. Pag nawala yung pag-asa, wala na, desperado ka na, hindi ka na magpapatuloy. 3:3 ng unang Juan. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kailangan may pag-asa. Kaya pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, yun ang sapat, kapatid. At kasama na rin sa pag-ibig sa Diyos, yung pagsunod sa Kanya.